Noong ako'y bata pa, palagi akong tinatanong kung anong gusto ko paglaki. May ngiti pa sa mga labi ang palagi kong tugon. Gusto kong maging guro para matulungan ang mga batang kagaya ko. Sa musmus na edad, mababaw pa ang dahilan kaya malamang hindi rin nila sineryoso ang ibinigay kong kasagutan. Pagtuntong ko sa edad na parang kaya nang umunawa at may sapat ng kaisipan, muli akong tinanong kung ano ang tatahakin kong daan. Walang nagbago. Gusto ko pa rin maging guro. Dahil sabi ng mga kaklase ko ay magaling daw ako magturo. Hindi pa rin sapat ang ibinigay kong dahilan kaya sinubukan kong hanapin kung anong landas nga ba ang gusto kong tahakin. Kung magiging guro nga ba ako pagtanda dahil sa gasgas na linyang para makatulong sa mga bata. O dahil sa sinasabi nila na magaling ako kaya dapat ko iyong ibahagi sa iba. At sa paghahanap ko ng dahilan kung bakit gusto kong maging guro, ay iba ang natagpuan ng puso. Sa paaralan, sa abalang pasilyo nito ay nakita ko ang isa sa aming mga guro. May ngiti sa labi ngunit nakayupo. Kita sa kanyang mukha ang pagod na para bang tangan niya ang mundo. At doon ko napagtanto ang mga bagay na ito. Huwag kang magiging guro dahil lamang sa sinasabi ng iba. Kung dahil lamang sa magaling ka, kaya dapat mo yung ibahagi sa iba. Huwag mong piliin ang pagiging guro kung hindi ka rin lang sigurado, kung nagdadalawang isip ka pa na parang ikaw pa ang dehado kung ito ang pinili mo. Maging guro ka dahil gusto mo. Dahil ito ang isinisigaw ng puso mo. Dahil sa mundo ng pagtuturo, asahan mo nang mapapagod ka. Babatuhin ng hindi magagandang salita. Mapupuno ka ng reklamo at katulad ng gurong nakita ko, magmimistulang buhat mo ang mundo. Kaya ang kailangan dito ay puso. Iyong kayang umunawa na magkakaibang mga batang tuturuan mo. Ngunit kung papasok man silang kulang pa ang kaalaman at kahandaan sa mundo, ikaw, na kanilang guro, ang maghahanda sa kanila para mahanap kung ano nga ba ang kanilang gusto. Mapapagod ka pero dapat ay ayos lang yun sa'yo. Dapat mas matimbang ang pagnanais mong ihatid ang mga bata sa destinasyon para sa kanila. Maghuhulma ka ng mga doktor, abogado, inhinyero, pwede rin mga artista. Kaya kung muli akong tatanungin kung anong gusto ko pagtanda, gusto kong ihatid ako ng aking mga guro sa kung anong pangarap ko talaga. At habang ako ang maghahanap kung anong landas ang gusto kong tahakin, sila ang magsisilbi kong gabay upang ang destinasyon ay tuluyan kong marating.